Ang daw, hepe ha. Take note to ha. Oo. Oh. Meron daw, alert, mga pangga. Oh. Important notice, there are no groups intended for sanitation in homes that's being sent by the government. Okay? Please be careful and be alert. Please alert all family and friends not to open the door to any person or groups claiming to be in charge of any part of sanitation in your homes. Sa virus, these criminals have looted many houses with deceptive methods. Okay, oh, ulitin ko. Tagalogin natin. Hindi ko nagigits eh. Oh, English eh. Ha? English? At sa ulo? May mga umiikot daw, nagpapanggap na ano, taga-gobyerno. At isasanitize yung mga bahay ninyo. Okay, wala po yan. Community po kung sinasanitize yung bahay, kanya-kanya na po tayo. Okay, oo. Baka lang, ha? Oo. Sige, huwag nyo papasukin. Okay, mga pangga. Ito pa mga ganito pagkakataon, your LGU is most active, mga pangga. Yung mga barangay chairman, city councilors, barangay kagawad, XO ng barangay, mayors, they are most active during times like this. Okay? So malalaman nyo yan. Kung taga Maynila ka, i-follow mo po yung ano, yung official account ng ano ng City Hall ng Maynila para yung legit ha. Para ano, para makaano ka, maka balita ka. Kung taga Quezon City ka, yung city government ng Quezon City, Pasig, especially yung local government ninyo ha. Okay? So parang awa nyo na. Ha? Tsaka pag nahuli yung mga yan, kung sino man yung mga may anak ng po. Meron ng krisis? Ha? Meron ng krisis? May nangwawalang yap, anak ng pusa talaga. Ha? Anak ng tokwa talaga. Tawagin nyo, 872-12429. Salamat, Mark Wendamilo, ha? For, sharing that. Oh, oh. Okay. Oh. Tawagin nyo kadali. Oh. 872-12429. Ulit na. 872-12429. We have a caller, mga pangga. We have Christel ng Singapore. Uh-oh. Hello? Hello, good evening. Christel? Yes? Hello po, good evening. Good evening. Christel? Malinaw po ba yung linya ko? Malinaw, baka love life mo yung malabo. Aray ko. Ang sakit. Hindi naman po ganun kalabo. Ano lang? Kamusta po kayo? Okay naman. Oo. Oh. Okay. Hindi po ba kayo nagpapanik? Ano yun? Ha? May. Ano yung panik? Ano kahulugan nun? Hindi ko alam yan. Hindi po. Abang-jaksan, hindi lang po ako ng advice. Sige, abang may inaayos ako dito. Yan, okay na. Naayos ko na. Okay. Mga Singapore ka daw ba ngayon? Opo. Okay. Gano'n ka na katagal dyan? 2 years. 2 taon na. Opo. Saan ka sa Singapore? Sa may Yishun. Saan? Malapit ba sa ano yan? Sa border ng Malaysia? Opo. Malapit sa ano yan? Night Safari, no? But nakapunta na po ba kayo dito? Oo, kailang best na ako dyan eh. Oo. Paborito ko yung ano, yung mga palamig sa Bugis Market eh. yung magkakaibang kulay, no? Pero magkakalasa ano. Naman lahat. No? Parang niloloko tayo na eh. Diba, mayroong carnation pink, mayroong lime green, mayroong red, may puti. Diba? Tama, diba? May black. Pero pag ininim mo na nakapikit ka, pare-pareho na may lasa.
Pero nung nakatingin ka, namimili ka pa talaga, no? Paano kay pipiliin na naguluhan ka pa talaga? Mm. Kaya nga. Ng pusa talaga. Anyways, anong trabaho mo dyan? I'm receptionist. Receptionist sa hotel, ganyan? Apa. Okay, mag-ingat ka ha, kasi syempre frontline ka ng mga guest, di ba? Oo nga po eh. Mm. Pero hindi naman, relax lang yung kami dito. Buti naman. Under control lang lahat. Oo. Oh. Kasi dyan, sumusunod tao na walang reklamo, ano? Kaya nga po dito, eh. Ang daming mga... Kanina, nung alam nyo, di ba, Hepe, nakikinanood ka ba kanina ng, ng special tatay digong? Oh. Akala mo sino magagaling, ang dami mga reklamo. Yeah, di ba? Hindi nila sumunod. Lahat po tayo mga pangga. Ako man, alam mo ba ako, Cristel, di ba? Apa? Alam mo ba, Cristel, ngayon, under construction salon ko. At nagbabayad ako ng renta habang kinukonstruct at matitigil ng 1 month. At hindi ako mayamang tao. Oh, ganun kalala yung effect sa akin, 'di ba? Pero anong gagawin natin lahat tayo? Sumunod na lang tayo, 'di ba? Minsan ang sarap sampal ng tsinelas sa mga marereklamong tao eh. Kaya nga, tapos 'di ba, Papa Jackson, kapag lahat na lang isisi kay Tatay Digong. Oo, sa lahat ng marereklamong mga ayun lahat! Narinig mo ba yung beep, ganun? Yes, alam ko po yan. Oo, beep lang naman. Oh. Kakaurat eh. Kaya nga eh. Kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang talino. Kung ako nang gigigil ako, pengi 1-5, kakalma ako. Joke lang. Yung nanay ko yan, pag masama pa ka rin, bigyan mo 5,000, nagagaling yan. Ma, mag-shopping ka doon, ganyan. Okay. Oy, mama, kung nakikinig ka, pangimiss ko na nanay ko, 1 month ko hindi makikita kasi hindi ako pwede pupunta ng Bulacan. Okay lang yun. Okay. And syempre, mamiss nanay ko yun, hindi ko makikita 1 month. Anyways, sige na, paglilingkod ko sa'yo. Pagdaksan kasi hindi ko alam kung ako ba talaga yung may problema or what. Kasi may boyfriend po ako, almost 10 years na po kami. Mm. Asan siya? Nasa ibang bansa din po siya. So, LDR kami. Anong bansa siya? Asa Taiwan. Taiwan. Okay. Kasi ganda yun, Papa Jackson. LDR kami ever since. I mean, pareho kami nag-work abroad. Ibig mo sabihin, for 10 years? Yes. Nung nagkakilala kayo ba, LDR na kayo? Hindi pa. Ayun, nung nagkakilala po kami, sa Pinas. Hmm. And then, siguro, mga isang taon lang or mahigit kami nagkasama sa Pilipinas. And then, yun po, nag-apply siya pa abroad. Then, ako din po, ganun. Okay. Bali, okay naman. Kasi isa relasyon naman po, di ba? May ups and downs. Pero kasi, Papa Jackson, parang hindi ko alam kung ang ako lang ba yung nag-iis na parang kakompetensya ko yung pamilya niya or what. Financial ba to, de? Po? Financial ba ito o nadidelay yung mga pangarap nyo? Both? Bangka? Ano ba? Ano ba eh? Mali pa yung pronouns ko nun? Hindi, yung joke lang kita. Huwag kang mag-alala ate, hindi man ako authority ng English. Di ba nga din ako sa English. Okay. Okay, kasi ganda yan, Papa Jackson. Actually po, nagpapagawa kami ng... Ngayon po, nagpapagawa kami ng bahay. Hindi pa kayo kasal? Hindi pa po. Kanino nakapangalan bahay? Wala pa po. Then, nagpapagawa ka mo kayo ng bahay, di ba? Yes. And then, nasa lupa po siya ng family ko. Kumbaga sa side ko. Okay. Kanino nakapangalan yung lupa? Sa mother ko. Sino gumagastos ng bahay? Ang pagkapagawa? Sabi po dalawa. Nako, wrong move.
Yes, alam ko po, Papa Jackson. Okay, may, bago tayo magtumuli ha, never invest on anything yes. pag mag-jowa kayo. Diba? Oo. Matagal, yes. Matagal ko na po yan naririnig sa inyo, Papa Jackson. Pero syempre, kapag naman nasa isang relation ko, hindi mo na ako may isip na... Hindi, ito dapat isip. Diba? Sorry ha, sorry. Ayoko marinig yan. Okay, okay. Yes. Okay, Hepe! Yung ang mag-jowa gumawa ng YouTube na magkasama, nag-away eh. YouTube account na lang yan, ha? Sige. Okay, ganito, ano? Hindi ako antagonistic, ha, kanina kapag ginagamit yun. Yes, yes. Hindi ako, di ba, hindi ako pessimist, okay? Okay pa. Pero ate, ay, pessimistic pa. Anyways, nagugulo na ako sa mga terms. Nabayros yung utak ko. Anyways, ganito, ano? Worst comes to worst. You always have to prepare for that. I'm not saying, yes. Di ba, oh, mag-iwalay kayo bukas, paano hatian? Babayaran mo siya? Hindi ko po alam. You have to remember, kaya ka tumawag sa akin, may problema kayong dalawa, tama? Actually po, ako lang eh. Hindi siya yung... Kasi yung boyfriend... Well, kung may problema ka sa kanya, ate. Wait, kung may problema ka sa kanya, problema niyo yung dalawa yan. Bakit? Sino makarelasyon mo? Yun ang natatagyak ko niya. Kasi ever since na mag-o-open up ako sa kanya about yung gastos, about yung ano... Parang ano siya, parang ayaw niyang pag-usapan kasi ayaw niya yung ano, yung money involved, yung mga ganung usapan. Okay. May tanong ako sa iyo. Pera lang daw yan. Ano na yung completion ng ano niyo ng inyong pagano, ng inyong pinapagawa? How many percent na? 80. Okay. Yes. Kung sasamahin natin, magkano na nilalabas mo? Kalahati. 500,000. Yes. Okay. Mga ganun, kasi yung bahay yan. I'm assuming dalawa kayong 500,000, tama? Opo. Okay. But the problem is, the land itself, it's not, that does not even belong to you or sa kanya, tama? Yes. It belongs to your mom. Yes po. So pag na bad trip nanay mo sa inyo, parehas kayong nga, nagkataon lang, anak ka, swerte, makukuha mo na. Opo, kaso mas, ani, parang, oh, ganun na nga po, Papa Jackson. Oh. Pero kasi ano, ngayon po kasi, Papa Jackson, meron siyang connection dun sa family niya. Tungkol sa mga gastusin. Yung, hindi naman po ako madamot. Alam ko po na sobrang mapagbigay siya, sobrang all in talaga nag-ano siya. Kasi sa pamilya nila, siya lang yung nakapag-abroad. Siya lang yung medyo maswerte. So, kailangan na po-provide niya yung kailangan ng pamilya niya. Kasi lang, Papa Jackson, ilan sila magkakapatid? I mean, is para sa akin na, malalaki na yung pinag-aral niya na yung mga kapatid niya. Okay, stop. Ayoko manggaling sa iyan. But anyways, anong concern mo sa relasyon ninyo? Huwag mo nang pansinin kung anong ginagawa niya para sa family niya. Wala ka sa lugar eh. Hindi mo nasawa yan eh. Anong point mo sa kanya? What is it that you want him to do for you na hindi niya nabibigay because of duty sa family? Tell me. Hindi po kasi siya nakikinig sa akin, Papa Jackson. I mean, okay, okay. Well, let's be categorical. Ano yung hindi niya pinapakinggan sa'yo? Okay. Kunyari po ganito. Kasi, ako kasi Papa Jackson, parang para sa akin na, ano ko sa sarili ko, na gusto ko organize lahat. Wait. Okay. Ulitin ko ha. Ano yung hindi niya pinapakinggan sa'yo? Money matters. Okay. What about it? Okay, Papa Jackson. Kasi ang usapan kasi namin talaga before, iba yung ipon namin sa pagpapagawa ng bahay, iba yung ipon namin para sa amin. Okay. And then, hindi siya sumasaplay palagi, Papa Jackson, dun sa pagpapagawa ng bahay. Okay. And then, pagdating dun sa ano namin, sa ipon namin, tungkol sa, para sa aming dalawa talaga, siyempre, magpapamilya kami.
Parang ako, kunyari sa 50% na ng hulog ko, pero kanya-kanya po kaming account, Papa Jackson. Mm. Pero nag-update kami pareho, napapakitaan kung magkano yung ganito, ganyan. Mm. Yung pagdating sa kanya, parang sabi ko, bakit ito lang? Sabi kong gano'n. Tapos ang sasabihin niya, kasi humingi sa ng ganito si ganito. Okay, stop, humingi stop, daw stop. Yung pamilya. Stop. Okay, okay pa. Was he wrong? For me, yes. No, he's not. You're just being greedy. I know, Papa. You are being greedy. Yes, I know. Then stop being greedy. Look. Okay. No, stop. I do not want you to make any more damage, Ate, than what you already did to yourself. Pag narinig to ng family niya. Listen carefully. His family don't even like me. Kahit ako yung family niya, I will not like you. Diretsahin na kita. You are not in the position to control your boyfriend. Carefully listen to me. Carefully listen to me. Okay? Okay. Yung mag-suggest ka na mag-ipon siya. Alright? Yung mag-suggest ka na mag-ipon siya. Okay yun. But for you to take it against him pag hindi niya nagawa sa account na nakapangalan sa kanya in comparison sa account na nakapangalan sa'yo, I think you're overboard. Overboard ka na doon. Look, ganito ha. Ipagpalagay natin na ako yung nanay ng lalaking to. Alright? Meron akong anak. Okay, makinig ka mabuti ha. I want you to... Kasi alam mo, Christelle, baka hindi mo to nakikita sa gantong angulo. Okay? Alright? Okay. Ipagpalagay natin na ako yung nanay ng lalaking ito. Meron akong anak asa Taiwan. Yung anak ko nasa Taiwan, alright? Yung anak ko nasa Taiwan, nagpapadala sa akin at the same time, nagpapagawa ng bahay. Para sa hindi pa niya asawa. Gets? Na pag naghiwalay sila, yung anak ko nasa Taiwan, walang mahahabol dahil yung lupa hindi naman nakapangalan sa kanya. Kahit magtanong ka sa abogado, walang kalaban-laban yung lalaki. Ako yung nanay ha? Okay. Pero okay na lang, ako yung nanay. Okay na lang, mahal ng anak ko yan eh. Siguro naghahanda para sa kinabukas. Makinig ka mabuti ha? Christelle ha? Hello? Wala, nawala. Nakikinig ko ako, Papa Jackson. Ano ba yan? Magsasalita ang kinakabahan ako pag nawawala ka. Baka kinuha ka ng gobyerno eh. Okay, pero ako yung nanay, okay na lang kasi mahal ng anak ko yan eh. Baka pag pamilya sila, okay, bahay nila yan. Pero ate, usang gala naman. Kung hindi naman niya religiously mahulugan yung ipon na kanya naman, dahil ako bilang nanay o ako bilang kapatid, humingi ako sa kuya ko na bago ka naman niya nakilala, pamilya na ako niyan, pamasamain mo, and then you will bluntly admit to yourself that you are just being greedy, magugustuhan ka ba? No, Papa Jackson, kasi ganito yun. Tuwing kunyari magbibigay. Tapos, sa akin siya magre-reklamo. Hello? Oh, sige daw. Ginantihan lang kita, hindi ka sumagot agad kanina. Sa akin po siya magre-reklamo. Alam mo yun, dawi siya mag-trash talk na ganito. Pugneta, ganyan-ganyan. Sa akin na lahat ng gastos, ganito. Di ba sila, ano? Di ba sila makakaramdam, ganun? Christelle, wait. Christelle. Gusto ko i-status mo itong line na ito mamaya, ha? Okay? I-status mo itong line na ito mamaya, ha? Alright? Itong linya na ito. That because you know the story does not make you a part of it. Sinasabi ng boyfriend mo sa'yo yan, hindi dahil gusto niya magalit ka sa family niya. Because you are the closest person he can tell his frustrations to. It doesn't mean you are allowed and you are therefore permitted to hate the people he hates. These are his family. Now, balikan natin yung kinaiinis mo. Naiinis ka
Because you save more than how he's saving. Hindi mo naiisip, Christelle, di ba? He might not have saved pantay ng savings mo, but he has religiously nag-shell out siya ate para sa pagpapatayo ng bahay na never magiging kanya kasi pangalan ng nanay mo to. Okay po, nagigit ko po yung point ko, Papa Jackson. Now, balikan natin. His family doesn't even like me. Of course, look at you. No, kaya lang naman po kasi nila, kaya ko lang po naman kasi talaga nang sabi yun. Kasi, nagkaroon ng scenario before na nangihingi sila sa akin ng pera, hindi ko sila natulungan. Kasi hindi sila pinadalhan ng boyfriend ko ng almost 5 months. So sa akin sila lumapit. Bakit sila hindi pinadalhan ng boyfriend mo? Kasi Papa Jackson, yung dalawa niyang pinag-aral ng kapatid na, hindi natapos ng college. My goodness, after 3 months, buntis. And then yung isa, naglayas. So, yung mga, kumbaga parang ang sabi ng boyfriend ko, yung mga pag-sasakripisyo ko sa kanila na ganito, yung pa lang nila ipinalik sa akin na ganito. Okay. So what did you do nung time na lumabot sa family niya? Okay. Nung una po, nagbigay ako na, kasi nag-mention po kasi sila ng amount. Siyempre naman po, inopen ko siya sa boyfriend ko na nanghiram ng ganito. Yung pinahiram kong amount, doon sa within 5 months na yun, hindi doon sa in-expect nilang amount na gusto nilang hiramin sa akin na mas mababa. And then, siguro, one time, sabi ko, wala akong may ipapadala ngayong buwan. Sabi nyo, may nakarating na sa akin na napaka-damot ko daw, na napaka-taas ko daw. Yung gano'n, siyempre, sumama yung loob ko. Tapos hindi na ako nagpadala. Okay. Hindi ko na sila tinulungan. Okay. Well, that part, ate, wala tayong magagawa sa kwento na yan. No? You cannot be tagged, di ba, na madamot kung you're just trying to protect your own savings. Nagigets kita sa part na yan. Tama? Opo. Okay, ulitin ko ha. No one can take it against you when you're just trying to protect your own savings. That's your money. You have all the right to plan and spend the way you want to spend your money. Tama? Do you agree? Tama po. O, di ba? Yes. The same thing applies to your boyfriend. Ang hindi siya nakapagul sa savings mo na nire-require mo para pantay kayo, ate, wala kang karapatang sabihin sa kanya kung paano niya iipunin yon dahil di mo naman pera yon. Nandun ako, Papa Jackson. Kaso kasi mayat-maya, alam mo yun, naririndin ako sa reklamo niya. Well, wag ka mag-jowa kung ayaw makinig ng frustration sa jowa mo. It's part of having a partner in life to be the shock absorber of that person. Otherwise, that person will turn to somebody else. And then, bakit hindi niya kayang i-open up sa family niya? Kasi ang pangit naman, Papa Jackson, di ba? Kung ako yung... Pangit ugali mo. Diretso na, Christelle. Receptionist ka, may tsura ka, no? Pero pangit ugali mo. No, Papa Jackson. Hindi, totoo! No. Look, ante, yung boyfriend mo ate, 'di ba? Sa sobrang mahal ka niya at may tiwala siya sa iyo na parang wala siyang pakialam sa pera, nag-invest siya ng kalahating milyon sa bahay na tinatayo na never magiging kanya. You see the point? 'Di ba? Yung parte ni the biggest chunk of what he earns na pupunta sa pinaghahandaan ninyo. Baby, that was your idea. Lupa na nanay mo yan eh. Now, kung meron siyang binibigyang iba at pag nagbigay siya doon, ate, napafrustrate siya na ang tanging gagawin mong participation ay makinig sa frustrations niya at may issue ka and then you end up hating the people he hates momentarily because he will never hate these people, ate, nang tuloy-tuloy, momentarily lang yun. Tapos ikaw, may sama kang loob sa kanila, there's something wrong with you. No, Papa Jackson, ang sa akin lang naman, kahit naman, ang galing niya magsabi sa akin, then, pwede naman ikaw mag-open ng mga pasensya ka na, ganito, ganito, ganyan. Eh, minsan, inuutusan niya pa ako, Papa Jackson, natawagan yung mother niya. Pwede gawin mo! Ang pinupunto ko lang, ate, you are not in the position to hate the people he hates. Momentarily. We all have that moment. We are all going to hate a family member. Pero may momentary lang yan. Pansamantala lang yan. Pamilya mo yan eh. Pamilya niya yun eh.
Pero para tumawag ka dito na ang bungad mo kasi, hindi siya nakakapag-ipon because you demand him to keep up with the savings that you have kasi humingi yung family niya and you take it against him. Teka lang, te. May mali sa utak mo. And then, Papa Jackson, lagi na kasi ako kinakwentahan. So, parang sabi ko, teka lang, sabi ko gano'n. Si Cristel, kasi jowa ka niya. Lahat ng baho ng utak niya, ilalabas niya sa'yo. Diba? Hindi dahil gusto niya kamuhian mo yung mga taong yan. Ano mang gusto mo? Sa'yo ba siya magkwento? Gusto ko namang, ano, kasi Papa Jackson, LDR kami. So, sa phone na kami nakakapag-usap. Alam mo, pag magsasabi pa lang ako ng opinion ko, hala, ayan na siya. Sabi ko, mga ano, yung sa Pilipinas, mga ganito, ganito, ganito. Yung hindi niya mapapakinggan. Hanggang sa matatapos na lang yung conversation namin, ano, yung irritable siya palagi. Okay, aganta na lang. Ano, okay, tawag nito. Cristel, makapag-break ka na lang. Total, magkakaroon ka ng bahay 80% dan. Wala siyang mahahabol dyan, maniwala ka sa akin. Wala siyang mahahabol. Baylo, sa nanay mo yan, baka wala ka rin makuha. Pero nanay mo yan, mapupunan sa'yo yan. Makipag-iwalay ka na lang. Nasa tamang ano ba tayo? Nasa tamang horizon ba tayo sa pinag-uusapan natin dito? Cristel, na may jowa ka, may frustration sa buhay, nagkukwento sa'yo. And you take it against him? Kung nagra-runs siya sa mundo, ate, sino bang pwede niya kausapin mo sa mga runs niya? Who is he going to talk to about the things that frustrate him? Hindi ikaw na jowa niya. Nakikinig naman po ako sa kanya, Papa Jackson. Kasi lang, okay. Alam mo, Cristel, nag-umpisa tayo doon sa concern mo na yung savings mo hindi pantay ng... Tanda mo, doon tayo nag-umpisa. Huwag tayo lumayo doon, ha? Apo. Yun ang concern mo. Apo. Yung savings mo ay hindi pantay ng savings niya kasi hindi niya religiously nahuhulugan yung account niya dahil nagbibigay siya sa family niya. Tama? Opo. And then, syempre po, di ba nga po, nagbibigay siya sa family niya. And then, alam mo po yun yung kada sabi niya sa akin, napadala ako ng ganito. Oh. So, bad trip nga ako, ayoko saan magpadala eh, kasi okay. Mga visit. Ganito ha, makinig ka. Alam mo kung dapat sabihin mo sa kanya? Gusto mo malaman bilang lalaki kung bakit kung ako yung lalaki bakit ko sinabi sa iyo yan? Una open dapat ako sa iyo kapag jowa kita. Pangalawa, ate, alam mo kung bakit? Gusto mo malaman yung sekreto? Ano po? Pilitin mo ako. Mababadtrip pa ako, mananaba, nagugutom ako eh. Wala pa nang makain dito kasi baka kainin ko yung noodles ni Happy rito. Alam mo kung bakit? Kasi alam niya na mabubungaan mo siya doon sa hindi siya nakapaghulog sa savings ninyo kaya inuunahan ka lang niya. Concern mo yun eh. Alam niya eh. Oops, wait lang. Hindi ako nakapaghulog sa savings namin dinidemand ng jowa ko. Bigyan ko sa kapalit ko eh. So syempre ako, di ba? Kumbaga ang tawag dyan natin, adlib ng buhay natin yan eh. Bad trip nga, yung kapit ko humingi eh. Dito lang ako nakapaghulog. Bilang ikaw ate, we have to remember, in the near future, this will become your family. Ano dapat ang gagawin at sasabihin ng thoughtful na girlfriend? Alam mo kung ano dapat sinabi mo sa kanya? Gusto malaman? Ano po? Pilitin mo ako ulit. Gusto mo malaman? Ano po? Simple lang. Dapat sinabi mo sa kanya, okay lang yan. Babe, kung ano man tawagan niyo, okay lang yan, sweetheart. Kung hindi ka nakapaghulog, may next time pa naman. May savings naman ako, ibalang araw. Yung savings mo, tsaka yung savings ko, iisa lang naman yan, pamilya mo naman yan. Alam mo kung saan ako nababad trip sa'yo? Alam mo kung ano? Ano I like the... Gusto ko ng ugali ng boyfriend mo. Kasi yung boyfriend mo ate, sa totoo lang, tama siya, wala lang sa kanya yung pera. And I like people like that. Sa'yo, kailangan pantay kayo. Paglungaman ka ng effort, ng ipon, at siya hindi pantay, may issue ka sa kanya. People like you, ate, disgust me. I am honest with you. Kung ako ikaw, ate? Kung ako si Cristel? In the near future, your family will be my family. Yung ipon ko,
Kung hindi mo pantay ng ipon mo at kung meron tayong balak magpakasal, talagang paggawa tayo ng bahay na 1 million na halaga, ang halaga. Diba? Yung ipon natin pag pinag-combine, ate, di eh ano ngayon, pero natin dalawa, pero ikaw hindi. Kung 100,000 ang ipon ko dito, dapat 100,000 din sa'yo para pantay tayo. Hindi, ang ugali yan. Nakakadiri, nakakasuka. Sorry ah. Sorry, pasensya ka na. Nakakadiri. Ano lang yung Papa Jackson, ganun lang, pakikinig lang ako palagi sa mga ano yan, sa mga hanas niya. May panawagan ako sa lahat ng mga babae, ha? Including you. Ready ka na ba? Okay po. Okay, pilitin mo ako. Sabihin mo, sige na, gawin lang ka. Sige na. Ah, nasabihin ko na. Girls, if your boyfriend asks you to do something for him, if you can, do it for him. Ulitin ko ha. Girls, if your boyfriend asks you to do something for him, if you can, please do it for him. Because if you don't, he will ask somebody else to do it for you. Maliwanag ko sinabi yan ha. That's how stupid men are. So, Papa Jackson, yung pala sinabi niya kanina, natawagan ko yung family niya na magbanat ang buto, nasabihin ko doon na magbanat ang buto at na huwag humingi na buwan-buwan. Paano ko yun isasabihin? Ano na? Kasi po kanina mag-ausap kami. And then, sabi niya sa akin, tawagin mo nga sila doon sa Pinas. Sabihin mo nga mga magbanat nga sila ng buto at huwag umasa sa akin buwan-buwan. So, paano ko yun gagawin? Huh? Hello? Baka naman, he did not mean it the way, ano, baka naman, di ba? Baka naman, pwede mo lang sabihin na, ano, na, ikaw na lang, kumalma ka na. Baka naman, utterance lang yon. Papa Jackson, sa loob ng isang linggo, ano, tatlong beses kami nagkakausap sa mahabag, ganun pa lagi yung ano niya sa akin. Kahit na ang pinag-usapan na... Kung magiging kasama mo yan, buong buhay mo gagawin yan. Okay po. Kasi parang, sa akin kasi Papa Jackson, hindi na nga nila ako gusto, tapos ako pa magsasabi ng gano'n, eh di lalo oh, na. Tinan mo ha, tinan mo kung gano'ng katas ang pride mo. O, oh, ganito ha. Okay. Estelle? Po. Alam mo kung ako ikaw, sabi ng boyfriend ko, tawagan mo nga sila at kausapin, blablabla, tama? Opo. Pagkakataon mo na, ano, ilapit yung sarili mo sa kamilya niya. Pagkakataon mo na, tawagan mo na. Hello po, tita. Hello, ate. Uy, kasi ano sa ganito, galit na naman po eh. Ano po ba, may kinagalit po ba siya? Baka may pwede pong itulong, pero gipit din po ako ngayon. Baka pwede po akong, para hindi na po siya mahirapan. Pagkakataon mo na yan. That's a golden opportunity. Pero hindi. Si Christel, masama ugali. Kamumuhian din niya yung mga taong yun. No? Galing mo, te. Sa totoo lang. Sa totoo, nakakatakot ka maging kamag-anak. Nakakatakot ka maging kamag-anak. Diba? Buti sana, ate, kung wala dun sa usapan natin yung idea na yung boyfriend mo ay nagbigay na ng kalahating milyon in total dun sa bahay na pinapatayo, nagkalahating milyon kayo, na never magiging kanya. So dapat alam mo, sa usapan natin, na sa boyfriend mo, never siya naging madamot. At kung hindi siya madamot sa'yo, di, na, dapat naiintindihan mo hindi siya madamot sa family niya. Pamilya niya yun eh. Di ba? Okay po. Ano natutunan mo sa ano?
don't be so selfish. Di ba? Alam mo kung ano masakit na part dito? Alam mo kung ano? Ano po? Yung sinabi ko sa iyo kanina, you are just being greedy and you said, yes, I am. Naknang pusa. Yes. No, don't be proud about that. No, alam ko naman po, Papa Jackson, na napaka-negative ng attitude na gano'n. Hindi naman po ako nakikipag-plastikan para dun sa gano'n. Alam kong pangat na attitude yun. Oh. Pero nagiging madamot lang naman po ako kasi alam ko na may pinaglalaanan kami. Sorry ate, pasensya ka na. That means very little to me. Lalo't hindi mo naman asawa to, boyfriend, girlfriend ka pa lang naman. Oh, ulitin ko ha, sino ka para mag-demand? Sa bank account na kanya, sa kanya nakapangalan, for you to take it against him. Sino ka? Girlfriend ka pa lang. Papa Jackson, kung alam mo lang, sabi nga sa akin eh, dumuntalan daw sa bank account ko, pero hindi ko, sinabi ko na mag-open na lang siya ng pansarili niya para alam niya kung ano yung hinuhulog niya doon. Pero hindi pa naman ako ganun ka-greedy, no? Ah, hindi pa. Sakto lang. Pakinggan mo sarili mo. Eh, kung siya nga, di ba, wala lang sa kanya, nagpapadala siya sa'yo, di ba? Para magpagawa ng bahay, sa bahay na hindi, kahit kailan di magiging kanya, eh kung that generosity, kasi maliwanag, so usapan natin, your boyfriend is too generous. And I commend you that you guide him. I commend you for that. Pero huwag naman sa punto, ate, na kamumuhiin ka ng family niya kasi nagdadamot na siya dahil sa'yo. Balansihin mo naman, Ning. Magiging ano mo, in-laws mo yung mga yun. Huwag mo naman sirayan. Huwag naman sirayan masyado yung reputasyon mo sa kanila. Kasi Papa Jackson, masakit lang kasi talaga yung ulo ko. Tuwing, alam mo yun, yung... Paganto na lang gawin. Sige, kung ayaw mo makinig sa frustrations ng boyfriend mo, may pinsan akong babae, pakikilala ko jowa mo. Willy makinig yung pinsan ko. Gusto mo ba? Kasi baka nakakaya na sa'yo, baka hindi mo kayang ano. If you cannot sit, ate, and try to be the shock absorber of your partner, ate, you are not supposed to be in a relationship. Because ang relasyon, it's not always, di ba, bed of roses, ate. At kahit pa bed of roses yan, may tinikyan. There will be times it's going to be full of frustrations. Look at you. Look at you. Listen to yourself. You are practically complaining that your boyfriend, di ba, ay naglalabas ng frustration sa'yo. Pusang gala. Anong gagawin ko? I already told you what to do. Okay. Na ano lang talaga kasi ako, Papa Jackson, kapag alam mo yung wala pa nga akong sinasabi, ayun na siya, alam mo yung para siyang ano are you listening to yourself? Ano ngayon kung naglalabas siya ng frustration sa'yo, girlfriend ka niya eh, ain't that expected? Ano ngayon hindi ko mag-gets. Ano ngayon? Why is that bothering you? Jowa ka eh. Jowa mo siya eh. Sino that kausapin niya? Para naman tayong bobo sa usapan na to eh. Hindi, Papa Jackson. Ano ko lang, yung... Siyempre, alangan naman siya lang magsasalita. Hindi siya makikinig ng opinion ko. Ay, kung siya yung frustrated, ba't mo sasabayan? Eh, may concern eh. Siya may concern sa pamilya niya eh. Bakit mo sasabayan? Why would that require your opinion? Eh, siya yung pamilya niya, may concern siya. You play the part of being the girlfriend sa part na yan. Don't be a crowd. Be a girlfriend. Totoo ba itong usapan na to? Totoo ba? Eh, pa totoo ba to?
Gising ba ako ngayon? Girl! Papa Jackson, nagiget ko po yung point nyo. Na ano lang ako kasi... Ako kasi yung kunyari, magsasabi kayo sa akin. Siyempre, kailangan may sasabi. Ay, kailangan. Meron ako isasagot dun sa mga ano mo. Lalo na, ang dami-dami yung tanong. Tapos pag magsasagot na ako. I-status mo. I-status mo. Sabihin mo, mag-status ka. Lagay mo dun. Not because you know the story doesn't make you a part of it. Ulitin ko ha. Not because you know the story does not make you a part of it. Movie, bucket list. Bucket list, B-U-C-K-E-T. List, L-I-S-T. Morgan Freeman. Jack Nicholson, please, pakipanood. Yeah, and that's very true. Ulitin ko, not because you know the story does not make you a part of it. Kaya siya nagsabi sa'yo, not for you to hate the people he hates momentarily. He is telling you these things because he is emotionally vulnerable to you. Sa'yo siya open. Sa'yo siya open. So kung sa'yo siya nagsabi, hindi ba't expected yon? Kung ako yung boyfriend mo ate, di ba? At alam ko na pag nagsabi ako sa'yo, diba? Eh, hindi mo pala kayang tanggapin yung nasa sa loob ko. Eh, di hahanap akong ibang kausap. Why is it taking its toll sa iyo that your boyfriend is telling you the opinion? He's got concern. You've got no concerns sa concern niya. Concern niya yon. Bakit may opinion ka? Di ka lang makinig. Anak ng pusa naman, oo. Bakit? Okay po. Anong ano? Totoo ba itong usapan na to? Uy, Cristel, ha? Hindi ko lang kasi matanggap, Papa Jackson. Oh, sige, ano? Yung bang nagsasabi siya sa kanila ng problema niya, ganito. Tapos, hindi niya na ako pagsasalitain, haya na siya. Tapos, sabi niya, sige na, pagod ako, ganun. Tapos, magme-message sa akin, wala kang malang wala kang malang advice, ganito, ganyan. Sige na, matulog ka na nga. Alam mo yung ganun, yung parang siyang lagi may dalang. O, sabihin mo sa kanya, ikaw ba sabi mo sa kanya to? Eto pa, minsan narinig niya sa'yo to. Ayaan mo na, bigay mo na lang muna sa pamilya mo yung iniingi nila. Ikaw naman yung mas meron. Yung savings mo na... kapantaysan ng savings ko, huwag mo na intindihin yon. Ako na munang bahala. Total, magiging mag-asawa naman tayo. Nasabi mo na ba sa kanya yan? You know, because that will elevate pressure from him. Because, look at you, ate. You are one big pressure sa buhay ng boyfriend mo. Look at you! Diba, you are trying to build a house. It will never be his house. Diba, you're making him save up, pantay ng savings mo. You are just one big pressure sa kanya. At kung dumagdag yung pressure ng family niya at sa'yo siya nagsabi, what's your problem? Diba? Your duty as a girlfriend is to elevate, try to remove some pressure from him. He's pressured. Alipin siya ng hanap buhay. Hindi siya nakakapag-save. Kasi pressured siya ng girlfriend niya na mag-save. Pantay yung savings ng girlfriend. Hindi mo ba kaya sabihin sa kanya kung naintindihin yung ano, savings, total, nakakabigay ka naman sa akin eh, para sa bahay. Ako na muna, magiging mag-asawa naman tayo. Ang pera ko, pera mo na. Pero hindi! Hindi ka ganun! Kailangan pantay kayo! And all of this, I am telling you, you are not digesting it. Siguro, Papa Jackson, ako lang talaga yung tipong hindi po pwedeng, hindi po marinig yung opinion ko. Ganun. Ganun ako sa kanya. Yung parang... naiirita ako pag ganun. Yung hindi ko siya masagot, hindi ko siya, alam mo yan, ikaw kasi, hindi ko siya maganon. Kailangan, pag ako yung taong frustrated, kailangan ko ba yan? Yung ba gusto ko marinig? Talaga ba? Talaga ba yan? Makailangan mo sabihin sa kanya? Diba look at the nature of his complaints? Pressured yung tao. Anong gagawin mo? Try mong bawasan yung pressure. That's why you're the partner. Tignan mo, high-pitched na ako eh! Ha?
High pitch na! High pitch ay, na! Nagigets ko. So ako kailangan yung mag-adjust. Talaga bang tinanong mo yan? Hindi nga po talong mo. Parang nasabi ko lang. Hindi, talaga bang tinanong? Salang. Taka naman ang sinabi ko. Talaga bang tinanong mo sa anak ng pusa talaga? Tatawa ako doon sa sinabi ko. Okay, Papa Jackson, na kami po mag-a-adjust. Look, there's very little damage you can do to your boyfriend, no? You have to work on the side for his family to at least like you. Slowly like you. Okay? At least slowly like you. Parang awa mo na. Work on that. Work on that. Para lang kasi sumamalan talaga yung loob ko sa kanila nung ang dami ko narinig na ano. Alam mo, yung mga taong kapos, madali talagang sumamaan loob. Ikaw man yung walang-wala, di ka napagbigyan yung masasabi kay, kasi gutom kay. Nangangailangan kay. That's really one way of trying to, you know, vent out frustrations. Pag napagdamutan ka, whether may katwiran o wala, normal yun. Magpasalamat kay, ikaw yung pwede magbigay, hindi ikaw nang hihingi. Okay, Papa. Ikaw yung mas meron at dapat mas malaking pangunawa mo. Mas level-headed ka dapat. Ulitin ko, mas level-headed ka dapat kasi ikaw yung mas meron. Mas nakakapag-isip ka dapat kasi yung mga taong walang-wala, ang hirap mag-isip, te. Alam mo ba yun? Pagkapos kang hirap mag-isip, alam nyo ba yan? Pagkapos kang hirap mag-isip ng tama, kapos ka eh. Ikaw yung mas meron. Bakit ikaw pa, nakikipag-compete ka pa sa kanila? Ewan ko ba sa sarili ko din. Pero okay, sige, papadakin. Ako nang mag-adjust. Hindi, kami na lang. Kami na lang, mag-adjust kami. Paano mo gusto? Para nandun lang ako talaga sa ano yung naiinis ako nang walang bak-bak. Nang hindi siya nakikinig. Parang wala siyang ano talaga. No, ikaw ang hindi nakikinig at frustrated yung boyfriend mo. Ikaw, look, you see? Ikaw ang hindi nakikinig. Papa Jackson, lagi-lagi may complain. Kung hindi mo kaya makinig sa frustrations ng boyfriend mo, ate, huwag kang mag-jowa. Ganun lang kasimple. Girls, if you cannot bear the weight of our frustrations when we open up sa inyo, huwag nyo kaming jiwain. Di ba? Pag nabalian kayo ng kuko, pag may regla kayo, pag masakit ulo nyo at kailangan namin tumahimik at bad trip kayo, we need to bear that one. We need to ride it out. Pag siya may frustrations, may reklamo ka pag nasabi sa'yo? Hindi. Sinabi ko lang naman yung Papa Jackson. Pero sige, mag-a-adjust ako. Kayo lang ba ang may emotional concern? Ikaw lang ba? How would you feel kung sa mga pagkakataon na may concern ka, may concern sa concern mo, hasalubungin niya ng concern? How would you feel if your boyfriend makes your concern his concern and take it against you? Or better yet, how would you feel if he will start telling somebody else other than you kasi hindi ka masarap kausap? Okay po. Ayoko nagagalit kasi baka kunin ako ng gobyerno eh. Itago nila ako.
Sabihin, oh, ikaw, masyado ka magaling. Ang galing magpayo, tatago ka namin para safe ka. Okay ba pa, Jason? Magigets ko na po ang lahat. Kailangan ko lang ayusin yung ugali. Pero naman, siyempre naman, Papa Jackson, may hangkanan din ang pasensya ko, no? Bumanganat pa ng ganun talaga. Wala talaga itong matutunan. Usapang tanga na to, tama na to. Oo? Usapang bobo na to, Christel, sa takbo ng usapan natin, di ba? Sino mo yung pagkakaan, di ba? Hindi, Papa, segue lang yun, pero... Na. Yes, segue. Gumanong pa. Galing. Okay. Sige, Papa Jackson. I try. If you're just gonna try it, wag na lang. Do it. It's not even impossible to accomplish it. Nakakaurat yung may pera, no? Sa lahat ng sinabi ko, may pera, no? Nakakaurat. Ay. Hepeng, pakisindihan nga yung senso. Pauusukan ko lang utak na ito. Baka sakali ma-jumpstart. Grabe siya, oh. Ano to, ate? Pauusukan ko lang baka sakali ma-jumpstart. Bumili ako dyan, oh, isang pakete. Yung senso. Yung vanilla scent. Meron palang vanilla scent. Okay, sige na, Papa Jackson. Okay na. Okay. I do it. I will do it. Well, okay. Sige, salamat sa pagtawag. Thank you po. Bye-bye. Anak ng pusa talaga. Hindi ka lang magtawagan tayo, ha? Tawagan natin si Gandang Kara, kumustahin natin. Kaya na, may sinat yun. Ha? Bago nagpaalam, mapaalam tayo eh. Tawagan natin. Hello? Wait lang. Hello? Eh, sino to? Yes, Katol Delivery. Ano po kailangan nyo? Wala lang, kakamustahin ka lang namin. May karamdaman ka daw kanina, magaling ka na ba? Magaling ka na, di ba? Okay, thank you, bye. Papa-deliver po ba kayo? Kamusta ka? Eto, okay naman. Nag-uubo. Ubo na lang. Tsaka nagpapapawis. Ah, talaga? Gusto bang tulungan ka ng pawisan? May paraan ako dyan. Ha? Anong paraan? Wala lang. Hmm? Yeah? Wala, ang dami kasi nag-PPM kanina. Kamusta ka raw? Sabi ko tawagan na nga lang kita. Oo nga eh. Natrangkaso ko eh. Hello? Hello? Ano na eh? Wala lang. Kamustahin ka lang namin. Nawala ka kanina eh. Oo nga eh. Hanggang araw na kasi. Alam mo naman, mahina resistensya ko. Ang dami pa ng water na iniinom. Yan. Ano na eh. Okay naman. Magpahinga ka na. Over-fatigue and ano mo na. Oo. Stress, ganyan. Kayo ka na stress? Safe. Sa akin? Ha? Stress ako dun sa ano? Sa webisode? Edit ko eh. Ay, lang ako. Natatawa ko. Invite mo sila, dali. Kasi meron kang webisode, di ba? Ha? Nakita mo na ba sa stories? Hindi pa.
Sige, panoorin mo na lang. May stories, ha? Talaga ba? Oo. Nag-post ako ng konting ano, snippets dun sa ano. Ito nakita ko, ba't galit na galit? Parang galit dito ko kayang i-edit. Natatawa ako. Natatawa nga kasi ako. Galit na galit ka eh. Siyempre, acting na acting ako. Grabe naman. Oo. Pag sinabing acting, acting dapat. Acting eh. Hindi, ang sinabi ko lang magalit ka. Hindi ko sinabi magwala ka. Ikwento natin dito yan nangyari dyan. So, nag-taping po kami sa hagdanan ng Estrata. Yung eksena po, dapat galit ako. E nasobrahan ko yata ng galit. Umakyat yung chief security, oh. Sabi ng chief security, sir, may away daw po na nag-aganap. Nireport kami ng 14th floor. Wait mo kasi, galit na galit ka. Sabi ko na, dala lang po kami ng actingan. Di ba, limba, panood mo naman yung mga ginawa mo. Ano? Yan ha. Siyempre, support yan, support na. Yan. Abangan mo yan. Ay, abangan nila yung ano ko, yung aking, tawag na ito. Ano? Yung Baguio vlog, i-edit ko na. After 10 years. Oo, i-edit ko na. Ha, oo. Okay, fine. Mag-ano ka naman? Wow, gumano ka naman. Hindi na ako nakuha. Ang tagal na nun eh. I-edit ko na. Siguro mga... baka bukas makalawa. Ma. This week ma-upload ko na yan. Ah? Yung Baguio vlog. Ha? Mm-mm. Oo. Mag-wow ka naman, te. Wow. Hindi ma-amaze ako. Oo, mag-wow. Wow. Diba? Gusto mo bang i-announce dito muna yung ano? O i-edit ko muna. Baka pwede mo na i-announce dito. I-announce ang? Yung pinapa-edit yung sa akin ni Sisa. Ganun din yun. I-post mo na lang. Ikaw, bahala ka. Ikaw na. Post mo na lang. O sige. Hindi, nabanggit ko na eh. Ikaw na. Ayun, yung mga nagtatanong about sa concert. Mm-hmm. Ano, postponed muna siya para sa kaanuhan ng lahat, para sa safety ng lahat kasi di natin alam kung ma-extend yung mga kaganapan ng April, di ba? Mm. Eh, May 2 yun. Mm. So, konting ano lang, kumbaga konting araw lang May 2 na baka extend pa, delikado no? Din para sa lahat. Pero matutuloy pa rin naman. Yun. So, dun sa mga nakabili ng ticket, huwag kayo mag-worry kasi kung gusto nyong i-refund, pwede rin naman. Pero, pwede rin naman kung itatago nyo lang yung mga ticket nyo, magagamit nyo pa rin yun kapag totoo nagkaroon na ng date yung concert. At least may ticket na kayo. Yeah. Yun. So hawakan nyo lang yung mga tickets ninyo, huwag nyo walain. Mm-hmm. Pwede nyo picturean para if ever, di ba? Para for ano, emergency purposes, picturean nyo para if ever man mawala nyo or ma-misplace nyo, may picture kayo, may katibayan na nakabili na kayo ng ticket. So magagamit nyo pa rin yan. I-move lang kapag medyo okay na yung lahat. Pag medyo napabilis yung ano, pag medyo napabilis yung, tawag dito, yung mga, ano tawag dito? Yung nangyayari ngayon, di mas okay. Mas mapapaaga yung, ano, yung resked, di ba? Oo, tama. Yun. Kaya hindi pa kayo makapagbigay ng exact date kasi nga, siguro magde-decide pa tayo ng, ano, mga April kung magiging okay ng lahat, no? Pwede maging May, pwede maging June, depende. Kasi kami rin po kahit yung rehearsal namin, kailangan namin tigilan lahat. Oo, so wala din kami marirehearse. At saka, plus, di rin sila makakalabas para bumili ng ticket or what. Alam mo yun? Saka, yun. Sarado yung mga malls kung saan may outlet. Oo, saka hindi naman after ng quarantine na ilang days yun, hanggang April, di ba? One month. Hindi namin kayang tapos yung rehearsal. Hindi, saka hindi naman din agad-agad makakalabas na kayo ng bash. Siyempre, may takot pa yan kahit paano, kahit, di ba? May latak pa yan. Hindi naman agad-agad cleared na lahat. So, intay pa tayo ng konti muna. Para super safe na talaga pag ginanap, di ba? Para masaya. Pero yun, kung may mga ticket na kayo, itago nyo lang po yan kasi magagamit nyo pa rin yan. Yun. Di ba? Ayun lang. Pero i-post mo pa rin para doon sa mga hindi ano, makakaalam. Sa bahay ko na lang gagawin mamaya pagdating ko doon. PM ko sa'yo. Ha? Yes. Kumain ka na ba, dinner? Oo, kanina. Pero medyo wala akong ano eh. Wala kang gana? Mm-mm. Anong gusto mong kainin? Maliban sa akin. Wala Diyos. Ang bilis naman ang magkakasagot ng wala eh.
Hindi kasi nga wala akong panlasa. Ah, talaga? Mm-mm. Paasim ako. Ayoko ng mga pangasim. Tsaka maalat din. Baka mag- yung mga hang. Yung mga hot. Ayan, sabi ni... Pops, binalik na ba ni GK si Coco? Hindi. Naka-quarantine din siya ngayon. Balik mo na si Coco. Dadaanan ko ngayon, ha? Hindi, bawal siya lumabas. Pusang gala. Natutulog siya pa yung ding. Hindi. Yung kakuya niya si Mushroom, alam mo ba umiyak magdamag? Oo? Oh? Oo. Talaga? Oo. E di mag-video call na lang muna sila. Wow. Wala siyang ibang ginawa, kundi ano, mag- gawa nun. Ah, talaga? Hmm. Kasi normally masigla yan eh. Ah. Normally masigla sila. Hmm. Siyempre magkakapatid sila eh. Wala sila. Ibang ginawa nga, 24/7 sila magkakalaro eh. Mabawasan na isa. Lulungkot talaga. Oh. Pakikita din niya yun, sabihin mo kay Mushroom. Daan ako ngayon ha, sa bahay ninyo. Oo, oh, gudagod. Wala ako sa inyo. Ay! Labas mo para mahuli ka ng mga tanot. Ano ko ng pusa naman talaga? Ano, ay, grabe naman. Anyways, uy! I-reassure mo lang yung mga nanonood sa atin, tsaka mga nakikinig na. So, huwag po kayo mag-alala kasi... Hindi, yung health mo. Ay, yung, ay wala po akong ano. Wala po akong ano. Virus. Talagang aware naman po kayo lahat na ano eh, na talagang ever since, di ba, sakitin ako lalo na pag nagpupuyat. Dahil mababa yung dugo ko and ano talaga ako, mahina yung resistensya. So yun, nung Friday pa to. Hmm. So ayun, pero trangkaso lang, and sipon. Okay? Hmm. Meron pa ano dito, vlog si Jella, ano to? Yung A Day with Coco. A Day with Percy Coco. Tigil-tigil yung kakapangalan na iba kayo. Coco na nga pangalan niya ngayon eh. Kasi may kwintas na siyang color pink. Tigilan niyo. Akin si Coco. Wow. Ha? Ayun, pagaling ka ha. Pagaling ka. O, sige. Alright, oo. Oh. Ayun. O, sige, ayun. Ingat lahat. And kita-kits pa rin sa concert, ha? Abang-abang lang po tayo. Hindi po siya canceled, ha? Postponed to later postponed date. Postponed lang. Ililipat lang. Risked lang. Abang-abang lang po. Diba? Even the government cannot tell us exactly when this pandemic will end. So, nakasalala din po kami sa advisory ng ating gobyerno. Yes. Alright? Mm-hmm. Pangit naman kung may concert, dumating kami, kaming dalawa lang, walang tao doon. Oo nga. Siyempre. Diba? Babalita pa rin, nasira ng karir namin. Ganun. Oo nga. Alright, sige mga pangga. Ah, sige. Uy, maraming salamat, GK, ha. Okay, sige. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye lang? Sige na. Walang good night, ganun? Okay, fine. Night. Bye. See you, bye. Alright, mga pangga, ayan po si Gandang Kara, ating huling caller. Caller! Call me! Dahil joke. Joke lang, kay Mr. Popo yan. Ayun, mga pangga, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa nakalipas na almost 5 hours. Mga pangga, again, before I end the show tonight, please pakicascade po itong message to sa lahat. Number one, avoid sharing fake news. Pangalawa, don't add sa panic ng ibang tao. Pangatlo, be a positive aura to other people who's in panic right now. Pangapat, mga pangga, stay safe and stay sane. Stay safe and stay sane. Oh mga pangga. Pag medyo ano kayo ba, ano medyo may nervous kayo sa buhay mga pangga. Ano 'yan, madali kayo magkasakit. Mababa ang immune system pag praning kayo. Tandaan niyo 'yan ha. Ah, madali magkasakit. Okay? Ay mga pangga, well maraming salamat sa pagsama sa akin. Well this has been me, the one and the only Nice and Naughty on your radio. Ako po yung Lincoln Tapa Jackson and we are number 106.7 NRG FM pangga. Wag mo sabihin radio, sabihin mo. Energy FM.